Hello guys, welcome po sa channel po natin. So may gagawin po tayo dito guys na Ace 32 inch po ito, LED TV. So ang problem po niya, according po sa may-ari, bigla na lang daw siya. Actually ginagamit po nila, pinatay nila. Tapos nung inon po nila, hindi na siya, wala na siyang display. Hindi na siya, wala na, kumbaga blackout na siya. So ngayon testingin po natin para makita po natin. Saksa ko muna siya guys. So yan. Ayun, kung mapapansin nyo, nag-red, ayan, nag-red light siya sa ilalim. Ayan guys, ayan, red light. So nag-standby siya. Ngayon, ipapower po natin siya. So, yun, ako na. Ito yung kanyang power. Yan. So, ayan siya. Wala. So, ngayon, so, sige guys, samahan nyo ako na i-repair po yung problem nitong ako na to. So, wala talaga. So, namatay siya. So, tingnan po natin mamaya. So, sige guys, simulan na po natin. So, ngayon guys, naka-on po ito. Inon ko na. Ngayon, try natin siyang flashlightan. Tingnan natin kung may makikita tayo. Parang wala yata akong makikita. Try natin maglipat ng channel. Ayun, nakikita ako dun. Kasi hindi ko mabasa kung ano yun. Ano yun, hindi ko alam kung nakikita dyan guys sa camera, pero nakikita siya dito. Ngayon wala na, so may display siya. Hindi sabihin meron siyang display, hindi lang siya masyadong makita. So no signal siya. So maaaring no signal. Oh, kinabitan ko na siya ng antena. Baka siguro baka naka ko dito kasi ang gamit po nila doon ay signal. Yung box po guys, ayun o, no signal. So at least alam na natin kung saan po tayo magpo-focus guys. So kapag kaganyan ng mga trouble, eh, ganito po yung first step na gagawin po ninyo. So sige guys, bubuksan na natin siya. Stay tuned lang po. So guys, bali ito na yung kanyang board. So ito yung kanyang motherboard. So ito po yung kanyang beacon. So ito yung motherboard, ito yung beacon. So pero ang gagawin po natin ngayon guys, dito po tayo magpo-focus. Che-check po natin kung may supply na pumupunta papunta po rin sa kanyang backlight. Ito yung output ng backlight. Ayan, punta rin sa may backlight. Ito po yung output ng backlight driver. So che-check natin kung meron siyang output. So, okay guys, saksakan natin siya. Ayan, saksakan na po natin. Ayan. Tapos power. Yan. Ngayon, i-check po natin. So, negative, positive. Yan. Yan, meron siyang 43 volts. Yan, meron siyang supply. So, ngayon, dahil may supply po siya, susunod na pupunta na po tayo sa susunod na step po natin.
Doon na po tayo sa may backlight. Check na natin yung backlight. So, yung pagtanggal po nito guys, so may mga tornilyo po ito dito sa gilid. Dito, yan. Tatanggalin lang po natin ito para maiangat po natin yung pinaka-kuan po nito, yung pinaka-harang dun sa dito sa panel. So, syempre kailangan dahan-dahan po tayo, guys. Ayan. Ayan. So, see guys, tatanggalin na natin siya. So, ito na guys, ito yung sinasabi ko, yan. So, tanggalin lang natin yung tornilyo. Ito yung may lagayan yung tornilyo sa gilid para maiangat natin 'to. So, syempre dahan-dahan lang. So, di ko na pinakita sa inyo guys kasi parang hindi tayo humaba. So, ngayon, ang susunod po natin gagawin, itong kanyang panel. So, that's, ang pagtanggal nito guys, dahan-dahan din syempre para hindi siya mabasag. So, ito na guys, ito na yung kanyang backlight. So, ngayon, ang gagawin po natin, i-test natin itong backlight niya. Tingnan natin kung merong kundi. So, ngayon, sisimulan po natin. So, meron akong gamit dito na backlight tester, guys. Paganda po ito kasi digital siya. Lumalabas kung ilang voltahe yung backlight kasi hindi po kasi pare-parehas ang backlight, may 6 volts, may 3 volts. So, ito, maganda po ito. So, ito ang gagamitin natin. So, sige, testingin muna natin per strip. Negative, positive. O, yun. So, milaw lahat ng bulb niya guys. So, good itong isang line. Yung ito isang strip. Okay ito. So, ngayon, dito tayo sa kabila. So, ayun. So, hindi siya umilaw. Ngayon, ang gagawin po natin, i-check natin per bulb naman. So, check natin siya per bulb. So, umilaw yung dulo. Okay yan. Umilaw yung pangalawa. So, good. Umilaw yung pangatlo. Good pa rin siya. Umilaw yung pangapat. Good pa rin. Umilaw yung panglima. Good pa rin. So, ibig sabihin, ayun. Kundi yung pang-anim. Yung sa last. Ayan. So, dapat iilaw yan. Katulad nito guys. So, ito. Umilaw siya. Ayan. So, ito. Ayaw. Ibig sabihin, kundi ito na guys itong pang-anim. So, ngayon, ito yung papalitan natin. Papalitan natin ito. Sige guys, stay tuned lang. Papalitan na natin itong panghuli na ito. So, yan guys, natanggal na natin yung bulb niya. So ngayon, hahanap po tayo guys ng pwede po natin ipalit na bulb po dito. So, stay tuned na kayo guys at hanap po na ako ng ipapalit po natin. Ipapakita ko po sa inyo kung paano siya palitan. So, sige guys, harap po na ako ng bulb ng backlight. Hello guys, welcome back. So, medyo hinapon na po tayo sa paghahanap ng backlight. Talagang wala po akong mahanapan tulad po ng inaasahan dahil nga po lockdown tayo. So hanggang kuwan pa naman yan, hanggang April 30 pa guys. So kaya ngayon ang gagawin natin para magamit lang po yung TV na ito, po, para lang magamit gagamit na po tayo ng pinagbabawal na technique. So ang gagawin na lang po natin, irerekta na natin to guys. So, kung ano na natin ito, ipakat na natin ito dito. So,
So yung red, yung red po nito, ito yung positive, yung white ang active. So gagawin po natin, irerekta na po natin yan. Yung positive dito, itas magdoktong na lang po tayo ng isa pang wire papunta sa negative dito. So para kahit hindi magagamit. So ito na lang ang ilawin natin. Kasi kung wala pong, kasi kung hindi po natin gagawin yun, hindi po iilaw lahat ito. Hindi iilaw itong ato dahil nga po dito. Ang gagawin natin, irerekta na natin siya para lang mapailaw natin siya at magamit siya, guys. So ganoon na lang po ang gagawin po natin. So para magamit siya na may-ari. So ganyan po talaga kasi lockdown tayo. Wala po tayong magagawa kung hindi gumagawan ng plan. So sige guys, simulan na po natin. So yan na guys, natapos na natin siya. Yan. So positive dyan, negative dito. So ibabypass na natin ito. Ngayon, ano natin siya? Buka nating i-on. Buka natin. Yan. So on natin. Yun. So ayan na guys, umilaw na siya. So kahit papaano magagamit na ito. Ayan. So kahit papaano magagamit na siya. So ngayon guys, ang gagawin natin, ibabalik na natin yung kanyang panel. So para matestik na natin siya kung ano ang kalalabasan. So okay guys, off ko muna. Testingin natin siya ng mayroong panel. So ayan guys, naikabit na po natin yung kanyang panel. So ngayon, hindi ko pa nilagay yung pinakalock niya po dito. So mamaya na mamaya ko na yung ilalagay. Testingin muna natin siya para makita po natin kung ano yung kanyang resulta. So ayan guys, saksak na po natin. Ayan. So ngayon, on natin. Yun. Ayos. So, yan guys. Okay na. So, na ganun na siya. Meron na siyang display. Ayun. So, sana guys, meron nakapagbigay po ako ng konting idea po sa inyo sa hapon po na ito. Siya nga po pala,
Shout out nga po pala kay Sir Garutoy. Sir, maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay sa channel po natin. Huwag po kayo magsasawa. Maraming maraming salamat po. At sa mga bago lang po, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa channel po natin. Click niyo na rin po yung notification bell para updated po kayo pagka may bago po tayong mga video. Maraming maraming salamat po. Hanggang dito na lang. At God bless po sa inyong lahat.